Sup mga tsong! Oops! Isang magandang hapon sa inyong lahat! Time check! 4:30 na! At medyo nagbabadya yung kalangitan. Huwag sana tayo maabutan ng ulan kasi wala tayong kapote. Susunduin ko din si Commander para yatid sa kanyang trabaho. So huwag kang umulan ha, may sama ka. So yun, ngayong araw, pag-uusapan natin no, kung ano ba ang disadvantage ng chin strap sa chin mount adhesive. So kung makikita nyo, ang gamit ko ngayon is yung side mount adhesive. So bibigyan ko lang sila ng isang mabilis na comparison kung ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa and kung ano yung mas preferred ko sa dalawa. So yung gamit ko ngayong mount is yung galing sa SJ cam natin. Ito yung kasama niya na mga accessories. And yung isa kong chain strap is in order ko from online, which is Shopee, na nabili ko sa halagang 375 pesos. And kaya ako umorder nun kasi nung una mas preferred ko siya. Actually hindi lang side mount yung tinutukoy ko dito mga chong. For the views, hindi po ako yun mga katoto. So for the views, shout out sa mga katoto natin na nandito. May mga katoto kayo dito. Ayan siya mga katoto. Na, ay. Spam ko sa ate. Ano medyo malaki na siya. Shout out sa'yo, Tsong. Alam niyong vlogger ako, no? Okay, so balik tayo sa topic. Yun nga, hindi lang yung side mount ang tinutukoy ko dito. Kasama na rin yung chin mount adhesive. Kaya ako murder nung chin strap. Kasi nga, mas preferred ko siya sa kadahilan na madali siyang tanggalin, detachable siya. Anytime na gustuin ko na ilipat siya sa ibang helmet, pwede kong gawin. Kaya lang, ang naging problema sa kanya, madali siyang naglo-lose since na lock lang siya, no? Hindi siya tulad nung adhesive na dinidikit pa talaga sa helmet. Nilalock lang yung mismong strap. Parang helmet. Parang sa lock ng helmet, parang ganun. Pero sa helmet na merong mga parang merong mga spike. Ang naging problema lang kasi sa kanya, upon checking dun sa mismong actual video niya, medyo shaky nga siya. Pasukin mo. Ayaw ah. Eto na. Hindi ko yung expect na madali pala siyang mag-loose. Every time na chine-check ko siya, laging naglo-loose yung lock. Hindi na siya nakalock ng maayos kapag chine-check ko yung mismong chin strap niya. So delikado siya para sa mga action cam natin kasi di natin mamamalayan na kapag di natin chinek is possible na mahulog yung SJ cam natin, which is ayaw naman natin mangyari yun kasi pinakamamahal natin yung mga action cam natin. Though meron namang ibang way, which is pwede mo siyang lagyan na tali para sa aliman na mahulog is meron tayong pangsalo. Sana all sinasalo. So hindi siya advisable kapag maglo-long rides kayo kasi ayaw mo naman na every time i-check mo yung action cam mo kung nakalagay ba siya ng maayos. So sino ba naman may gusto nun? Yun sa experience ko mga chong, ganun ha, hindi ko lang alam sa iba. So sinishare ko lang experience ko para before kayong bumili ng chin strap is alam nyo kung ano yung mga disadvantages. A few inches later. So yun yung number one na advantages niya, no, na
pwede mo siyang tanggalin or i-detach anytime you want, then ilipat sa kabilang helmet. Tapos, at the same time, yung isa pang reason kung bakit ko rin pinili yung chain strap nung una kasi hindi nga siya mag-iiwan ng bakas ng adhesive tape dun sa helmet mo. Then, yung isa naman natin pag-uusapan is yung adhesive na chin mount or side mount. So, this is yung gamit ko ngayon, mga tsong. Anti-dust naman ng adhesive na tape na chin mount. Tumatagal siya. Hindi mo siya kailangang i-check every time. So, preferred siya sa mga long rides. So, yun yung pinagkaibahan nilang dalawa. Kaya lang, siyempre, umuulan, naaarawan siya, merong tendency na lumambot or bumaba yung kapit ng mismong tape dun sa helmet. Pero matagal naman mangyari yon. Ang isa niya pang disadvantage is nga, mag-iwan siya ng tape dun sa helmet mo, which is ayaw din natin mangyari. Feeling ko hindi naman uulan eh. O, papansin lang yan kasi alam na lalabas ako. Kaya medyo nagparamdam siya. So yan ha, kung gusto nyo may magparamdam sa inyo, labas-labas din kayo mga tsong. So para sa akin ngayon, mas maganda yung adhesive na chain mount or side mount kung gagamitin mo siya daily use. Pero kung naisip mo rin na kumuha ng chain strap, okay lang din naman. Kaya lang, kailangan mo lang din i-take yung consequences ng paggamit sa kanya na sa possibility na matanggal siya dun sa pagkakalak habang nag-rides ka. Mapapansin mo yun. And shaky siya. Oo nga so, talagang kaya ng ganung side mirror rin sa akin mga to. Parang hindi na siya sporty tignan yun, no? Pansin ko din dito sa mount ko na gamit ngayon ay compared ng mga videos or kuha nung sa chain strap ko, mas stable siya. Doon meron naman tayong pwedeng gawin, no, para mabawasan yung shaky nung video natin, which is yung gyro sensor. So meron tayong gyro sensor guys sa SD6 natin or sa SD cam natin. Ma-check nyo siya sa setting. Merong tatlong option doon, which is yung none ba yun? Hindi ko sure kung none yun. Basta yung unang-una doon is yung none or low, then middle, then high. So para saan ba yung gyro sensor? So yung gyro sensor mga tsong, kapag naka-activate yung gyro sensor mo, mababawasan yung pagka-shaky nung video natin and mas may stabilize siya. Effective naman siya ng konti, pero ang disadvantage siya lang is yung field of view mo is bababa. So ano ba yung field of view? So kung ano yung nakikita mismo ng action cam mo. So kung nakikita mo ngayon na mataas yung field of view niya, pag noon mo yung gyro sensor, liliit siya. So, for example, kapag naka-off yung gyro sensor mo, so meron kang 166 degree na field of view, and then kapag in-on mo siya, tinurn mo siya sa middle, so mababawasan siya, sabihin natin mga 150 na lang. Then kapag naka-high, mga 140, something like that. Ayoko naman ng ganun. Ayoko din na i-on yung gyro sensor ko kasi gusto ko malawak, kita lahat, and mamamaximize natin yung field of view na meron yung SD cam natin. Pwede nyo din naman siyang i-turn on sa middle para medyo mabawasan yung kanyang pagiging shaky. So yun mga tsong, sana nakatulong ako sa inyo, no? O doon na lang muna natin tatapusin yung ating vlog natin for today. So kung meron kayong suggestion, comments, violin reaction, lagay nyo dyan sa comment section. And kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe naman kayo mga tsong para sa support, ah. Okay? So yun na lang muna mga tsong, kita-kita tayo sa next vlog. Boom! Nga pala, before natin tapusin, pahabol lang mga tsong. So, ito nga pala yung unang video ko, no, na gamit yung mic. So, hindi na ako nahihirapan mag-edit. Ha! Thank you, mic! Nakatuwa na kasi yung time na kinukonsume ko, nabawasan na para sa pag-edit, which is good. So, yun. Salamat ulit, mga tsong. Balik sa atot nga pala ay Michael Manilaw. So, siya yung nagtanong sa akin kung ano ba yung mas maganda chain strap or kung yung adhesive na mount. So, sige, mga tsong. Wish ko!